Everyone, today's a great day and you wanna know why? Because every day is a great day. My name is Josh and welcome back to my channel. So, ayan, mukha tayong kakagising lang, no? Ay, naku talaga yung ulan na yan. Kung naaalala nyo, few months ago, nag-post ako sa community section tab natin dito sa channel na to kung sino ang mga wala pang itinerary for their trip. Kung hindi ko kayo pwede makausap personally para matulungan since madami talaga nagpapatulong paano gumawa ng itinerary, paano makakuha ng murang hotel, paano makakuha ng murang flight. So ngayon, naisip ko na turuan kayo how to create your own DIY itinerary. Magpapaka-feeling travel agent tayo talaga dito. So thankful naman ako na back in college, sinuruan na kami para gawa ng itinerary. Check natin today yung mga binigay nyo sa community section at mamimili tayo ng mga taong mapapalad na magagawa natin na itinerary. So hindi naman natin alam kung gagamitin talaga nila, pero hello! Tulungan natin ngayon. Ang napili ko ay si Catherine Ablaza. At pupunta siya ng Taiwan for her upcoming birthday at magpapahanap siya ng suggestion for hotel and hostel. And yung budget niya ay 20K. So in today's week's video, I'm giving you tips how to create your own DIY itinerary para makamura kayo sa next na travel nyo. Let's go! First tip na masashare ko sa inyo is to always set your budget first. So sabi ni Catherine Ablaza, meron na siyang budget na 20K and I'm assuming na meron na siyang ticket by this time. Tama ba ang English? So dahil may 20K siya na budget, ang kailangan niya ngayon ay hostel. So pupunta tayo sa Agoda. Ayan. Sa Agoda talaga ako usually, ang ingit talaga ng mga aking sa paligid. Sa Agoda talaga ako usually naghahanap ng mga murang hostel para mas makita ko ng maayos. So ito, ang pupunta natin ay Taiwan. And the dates are December 10 to 14. So sabihin natin mag-isa lang siya. Solo. Search. Okay, yan. Tama yung ginawa niya na nagbubook na siya ng kanyang hostel prior to going to Taiwan. Parang mali yung English ko. 5 months prior to going to Taiwan. So, ayan. O, diba, meron tayo dito. Ay, ito yung si Minding. Maganda to. So, kapag maghahanap kayo ng hostel, isearch nyo din yung lugar ng pupuntahan nyo. Datong district. Ay, mali. Ang spelling. Baka mamaya, sobrang layo pala niya sa central at di na kayo makapunta sa center. Then, yan ang kahalagahan ng Google Maps. So, titignan nyo mabuti. Ito yung... Paano ba to? So, para magkaroon kayo ng idea kung malayo ba siya, Datong District to Taipei 101. 19 minutes siya via car. 39 minutes siya via train. So, malayo siya. Huwag tayo dun. So, nahanap ko ang One Plus Hotel in Taipei. Ito din, may Si Minding din. Ito din, magaganda ang mga hotel sa Si Minding. O, ito din, mura lang. O, ito din, mura lang. Catherine, kung nanonood ka, kunin mo na to. Check natin si One Plus Hotel. Kung mag-isa lang siya, huwag tayo dito. Medyo mahal siya pala. Mag-isa lang siya. I always suggest na hanapin niyo yung Book Now Pay Later. Kasi kung ayaw niya na dun sa hotel na yun or may nakita kayong mas mura, pwede niyo siyang i-cancel. Pero bago niyo pindutin, tignan niyo muna lahat ng option na nakita niyo. Kasi gano'n naman talaga. Tignan niyo muna lahat ng option na meron kayo bago na piliin yung tamang para sa inyo. Ito, pwede nyo siyang i-book now. Pag binook now nyo siya, nalabas na. Yan. Kunyari, target nyo talaga tong hotel na to. Para makita nyo yung final na price niya, 6,297.26. Pindutin nyo yung book now. Ito, wag to kasi walang breakfast. Yun, ito, maganda. Check natin mismo yung picture. Oh, okay naman. Book now. It's happening! You'll be ready! 2,938.61. Okay, noted. Yan. So, ayan. After ng lahat ng options na nakita natin, na-narrow down natin sila sa tatlo. Siyempre, kailangan talaga natin ng breakfast included kung nagtitipid tayo. Tsaka 20K yung budget eh. So, kailangan natin siyang pag-cashahin. Kailangan natin ng may breakfast. Ayun, ito. Ito yung ganda. Ay! Dito kami sa Simin Corner Hostel. Ano nga natin? Kumusta ka na, Simin? Ito ang binook namin before. Ayan, sa Simin Corner Hostel. O, di ba mura lang siya? 3,160. 3,4. Mas mura yung Simin Corner. Free breakfast din to.
2-8 lang. Okay, ito na. Okay, mayroon tayong nakita. 2, mura lang talaga siya. Tapos sa Taipei Main Station. Okay, we got it. We got the booking now. May booking na tayo. Dito ka sa Beimin Wow Postel. Ayan. Isa natin siya. Catherine, meron ka lang hotel. Next step, whenever you do DIY, since meron ka ng ticket at meron ka ng hotel, is to review your budget. So, 20,000 yung budget niya, diba? So, 20,000 minus 2,900. Meron na lang siya natitirang 17,700. So, yung 17,700 na yun ay magagamit na niya sa remaining activities niya. Ang tanong dito, paano tayo hanap ng mga activities? Whenever you do DIY itinerary, always choose or always search 3 things to do in the place. So, for this video, Taiwan. 3 things to do in Taiwan. More on research talaga to. Hahanapin mo yung mga free na bagay na pwede mong gawin sa Taiwan. May blog dito si pinoyadventurista.com. Ang sabi niya, 10 free things to do in Taipei, Taiwan. Visit Chiang Kai-shek. Yan. So na yan, meron ka na. Witness changing the guard. Kung hindi ka makapag-antay ng changing, huwag ka lang mag-witness. Yan. Hanap lang kayo. Hanap kayo ng hanap ng mga bagay na makikita nyong free sa Taiwan. Kapag meron na kayong mga list of places na pupuntahan nyo, like free things to do, lahat ng pwede nyong gawin, ilista nyo siya, ilista nyo siya isa-isa. Yan, dyan, ganyan. Pustahan tayo, hindi kayo ma-edit. Once na meron na kayong list of things to do in Taiwan, gawin nyo naman ngayon ay yung pagkakasunod-sunod ng mga bagay na gagawin nyo. So one tip, whenever you do DIY itinerary making, always make sure na puntahan nyo muna yung pinakamalayong lugar na nandun sa free things to do na nilista mo. Para hindi kayo yung pabalik-balik, that is really, really a waste of money, time, and effort. Ang laging turo sa amin kapag gagawa ng itinerary, bawal kang magkaroon ng crossing. For example, dito ka point A, dapat papunta kang point B, and then dapat pupunta kang point C, then babalik ka ng point A. So, gawin nyo muna lahat ng things na magagawa nyo from point A to B, then point B to C, and then point C to A. Ang makakaintindi lang sa akin, yung mga marunong gumawa ng itinerary na travel agent. So, once na meron na kayong things to do at meron na kayong itinerary na nagawa, make sure lang na yung itinerary na nagawa mo ay pasok sa budget. So, paano mo yan magagawa? Yung 17,100 na natira ni Kat, i-minus na natin yung sabihin natin $200 to. Basta ang matitip ko lang, pag gagawa kayo ng itinerary na DIY, always check your budget talaga. Lahat ng actions nyo naka-base talaga sa budget. Hindi dapat kayo mag-exceed and mas okay nang kumulang kaysa mag-exceed. Ah, may tip pa pala ako. Magtago kayo ng money. Like for example, $300 yung dala nyo. I-make sure nyo na yung $100 ay itatago nyo somewhere na hindi nyo siya magagalaw pero dala nyo naman siya. Kasi naniniwala ako, sa akin lang naman to, sa bawat $100 na nagagastos natin sa ibang bansa, isang round trip ticket na yun papunta sa ibang bansa ang nagastos natin. So gets, kung yung $100 na yun, na-save mo siya for yourself, na-save mo siya for the future travel mo. Alam mo sa sarili mo na makakabook ka na ulit ng panibagong flight after that. Yun, alam mo na nag-gets mo na. I will try to send a sample itinerary kay Catherine at sana si Catherine naman ay nanonood ng vlog ko at mag-comment ka below, Catherine, kung nanonood ka, tinulungan na sa hostel mo at isi-send ko sa email address mo yung itinerary na magagawa ko at sana magustuhan mo. And I guess that's it for today. I hope you enjoyed this video. And if you do like this video, go give this video a very big thumbs up. And don't forget to click the subscribe button for new videos every Tuesday. And I hope na natulungan ko si Catherine ng maayos at sana matulungan ko pa kayong iba dyan. Lahat kayo matutulungan ko sana. And I guess that's it. Don't forget, keep smiling and have a great day. Bye!